Yan, sa isang pagpalang araw sa inyong lahat mga kapangil, mga kalaki. Yan, good morning po sa aling lahat. So, July 26, birthday ni Athena. At kasabay nun, mga kalaki, siya naman ang pagsilang ng isa pang magandang prinsesa sa ating pamilya, mga kalaki. So, si Baby Megay? Megay ata? Megay. Basta ewan. Megay. Megay, Peggy. Kahit ano, cute. Cute na bata mga kalaki, syempre. So ngayon mga kalaki, July 26, hindi tayo nakapag-celebrate dahil nga bagyo. May lilito tayong konti para lang hindi ma-ano yung bata. Kasi dapat talaga yung mismong karawan niya. Dapat lutuan natin sila siya ng kahit konti man lang. Kaya yun yung ginawa natin. Nagluto tayo ng spaghetti na kahit ano lang, konti lang. Pinagsaluhan lang natin habang bumabag yung mga kalaki. So, hindi tayo nakapag-celebrate ng maayos. Hindi tayo, wala tayong ano. So, ngayon mga kalaki, at may araw na. Ayan, okay na. Okay na yung panahon. Pero balita ko, mayroon na namang dadating na bagyo. Ewan ko lang kung dito papasok sa Pilipinas. O ano, bagyong Falcon. Mga kalaki, no? So, yung ibon natin na mabilis. Baka huwag naman siguro mabilis yung bagyo, no? So, ngayon, July 26, mga kalaki. Hindi tayo nakapag-celebrate na maayos, pero mag-celebrate tayo konti lang. So, ngayon, okay ng panahon, mga kalaki. Mag-celebrate na tayo ng birthday natin na. Dahil hindi natin pwede postpone kung ano yung kinariba na ito di sa Ilocano, mga kalaki. Na ito di na kakatayin natin na baboy, hindi natin pwedeng hindi katayin yun. Yun yung pamahiin sa amin. So, dapat talaga matuloy yung handa ni Athena, no? So, ngayon mga kalaki, mag-prepare kami ngayon dahil bukas, Linggo. Ngayon is 28, July 28. Mag-prepare kami ngayon, bukas. Magkakate tayo. So, i-celebrate natin yung ano ni Athena, yung karawan niya. So, kahit hindi niya karawan na, pero at least iparamdam na lang natin sa bata na talagang ano, meron siyang handa, no? Yun, mga kapangil, mga kalaki. So, antabayanan nyo kung ano mangyayari, kung ano malulutuin natin mga putahe, no? Mga kalaki, isang baboy yung kakatayin natin para sa kanyang karawan. So, yun nga pala mga kalaki, Princess Baby Megay, welcome to the world. And welcome to the family, baby. So, gandang-gandang bata. Ang lusog na bata, mga kalaki. Okay, so ngayon, mag-prepare lang kami. Kukuha kami ng mga upuan, mga ano, para makapag-ano na tayo dahil mamayang gabi, siguro magkakatay na tayo, mga kalaki. So, parang kailan lang, mga kalaki, nung tinatakbo-takbo pa natin si Athena sa ospital, no? At ngayon, 1 year old na siya, mga kalaki, no? So, yan sila. Naghihintay ng pupuntahan namin dahil may pupuntahan namin. So, parang kailan lang, no? So, nung sinugod natin sa, nung nalak siya sa Apari, sa Toran doon, sa hospital doon, July 26, nanak siya. Parang kailan lang, kinabukasan, mga kalaki, July 27, nagkaroon ng lindol. Then, nung araw na mismo yun, mga kalaki, July 27 din, mga kalaki, nagkaroon ng ipo-ipo, no? So, kalalabas pa lang ni Athena, naranasan na niya yung mga ganung dapat na, ano, mga senaryo, mga kalaki, no? So, good thing, mga kalaki, dahil ngayon, 1 year old na siya, malakas na siya, ang sayang pakinggan, ang sayang tignan na napakaganda, napakalaki na ng pinyang pinagbago, no? Parang kailan lang nung transfer natin sa ano sa ng ibang ospital, nakasaya isang buwan siya, ang liit niya. Tapos nung di pa natin nalaman na may sakit siya sa puso noon, nakalaki. Tapos nung one month na siya, magdadalawang buwan, nalaman na natin na may sakit siya sa puso dahil pabalik-balik na kami ng ospital. At yun, parang kailan na, dalawang buwan, yun, tinakbo natin sa heart center sa Manila. At doon na natin na-confirm na meron siyang
heart enlargement, mayroon siyang sakit sa puso, mga kalaki. So, yun. Parang gila lang. Masaya lang akong makita na makita siyang mapagmasdan araw-araw na ngayon, malaki na ang kanyang pinagbago na sobrang ano na niya. Likot na niya na parang walang sakit, na parang walang iniindang karamdaman, mga kalaki. No? So, masaya lang sa pakiramdam. So, this is it, mga kalaki. Mag-prepare na tayo ng kanyang handa. Yan, so nakagawa na tayo ng tent, mga kapangil, mga kalaki. Ayan. Doon na yung tent natin. At kakain tayo dito sa ilalim ng tent natin. Ayan, mga kalaki. Yung ulam natin, yan, bangus na prito. Baka talbos. Ay, sinigag yan, kanina pang umaga yan, mga kalaki. Tapos yan, tapos napuri. Tapos yung ano natin, sardinas. Yun, so kain na po tayo. Ayan na, ayan ng troops. Ayan. Kasha pick up. Kain na po tayo. Apa ni manual? Kumain dun sila, kaila kuya. Kumakain sila dun. Okay. Yun si birthday girl. Birthday celebrant, mga kapangil. Mga kalaki, yan. Yan. Pinapatulog ni kuya eh. Oh, kuya, ikas lasab-sabayan na mot. Yan, so bibili muna tayo ng mga Ricardo. Gagamitin natin sa ano, lutuin natin mamaya na handa ni Atina. No? So pupunta muna tayo ng palengke ngayon at mamimili tayo, mga kalaki. Ng mga Ricardo, mga gisantes, mga bawang, mga lason, mga sibuyas at kung ano-ano na mga kunti lang naman yung mga ano, mga putahe. Apat-tatlo lang yung putahe, mga kalaki, dahil hindi na natin hindi na ano yung mga normal na lang na niluluto pag may mga okasyon dito sa amin yung lutuin natin. Hindi tayo magluluto ng ano ng kakaiba. So yung ano na lang, kung ano yung nakagawiang putahe dito sa atin, mga kalaki, yun na lang. Yun na lang yung ating lulutuin. Okay? So yun, mga kapangil, mga kalaki, nakarating na tayo at nakabili na tayo ng ating mga Ricardo, mga ingredients, no? Ayan. So isang karton na sibuyas, yung ating ingredients, no? Joke lang, mga kalaki, ito yung mga ano, pepper plate, tsaka mga carrot nisip. So ito, pang gabi, ayan. Ano natin, kilawin tsaka mga pero mga kapangil na ano natin na mag-aano na naman tayo nagbabalak nagpaplano na bukas magkakatay na tayo ng baboy para sa birthday ni Atina at eto na naman naririnig na naman natin ng kulog ng langit kalangitan dito na yung mga upuan natin mga kalakit kapangil dyan. Sila tatang at inang yung ano yung nanguha si Alod. Ayan.
Hoy, may ano diyan ah, pariyok ha. Walang sandok. Walang sandok? Sira daw. Di, pwede naman yung mga nyug. Yun oh. Nyug. Nyug. Parang maganda yun. Para ibang style naman, mga kalaki. Subutin na lang, mayroon mga ano dito, mayroon ano ng barangay na pwede nating hiramin na libre, mga kapangin. Libre. So, pwede lang natin hiramin. Kung may mga okasyon dito, yung mga, doon kami humihiram. Siyempre, gumagawa sila sabit, tsaka nanay ng, at senyang ng, ano tawag yan? Loot bags? Loot bags. Loot caps. Loot caps. Yan, mga laman nito, bato ay bato. Candy, mga marshmallow, chocolates. Yan. Yan. Parang ginagawa yan. Para sa mga ano, mga bata. Para sa mga bata yan, mga kalaki. Okay? Alis to kayo, ma'am. Yun, so all set na mga kalaki, kapangil. Ayan. Yung lutuan natin, naka-set na din yung dalawang drum na paglulutuan natin ng kanin, ulam, mga kalaki. All set na din mga kalaki. So, pero yung problema ko na lang ngayon mga kalaki is kung paano natin puputulin ito. Dahil wala tayong chainsaw o kaya malaking lagari. Ito, malalaking kahoy mga kalaki. Yun lang, yung problema natin mga kalaki. So, tapos, ito pa, ang isang inaalala ko. So, sana wag naman magtuloy mga kalaki. Banda yan, may itim-itim na. Baka iulan. Eh, hindi tayo makakapag-prepare ng maayos. Makakapag-prepare naman tayo, pero hindi tayo makakapesto ng maayos dahil yung ating tulda. At wala tayong tuldang hindi butas-butas mga kalaki. Yan. Butas-butas. So, ang pinapanalain ko ng sana ngayon ay sana huwag umulan. Right? Okay na. So, yung loot bags. Tignan natin yung loot bags na ano ginagawa-gawa nila sa inyo. Alright? Yung loot bags nandito. Sabi lang dito yun eh. Para sa mga bata. DIY loot bags. Okay. Loot bags, loot caps. Ayan, so si Sabit, mag-ano daw ng bawang na Ricardo para, ano. Okay? Yun yung prinsesa natin. Ayan. Yung prinsesa natin. Ay, hindi pala yan yung prinsesa. Kala ko yun yung prinsesa. Ayan, yung prinsesa natin natutulog pa, mga kalaki, mga kapangil. Okay? Ayan, so, ang inaano ko na lang ngayon, mga kapangil, is... Kalaki. Mga kapangil at mga kalaki dyan. Eh wala pang kuryente dito sa amin mga kapangil, mga kalaki. Nawala kahapon. Pagkatapos ng bagyo, pakalipas ng isang araw, nagkaroon na ng kuryente. Tapos pagkatapos ng isang araw, nawala ulit yung kuryente dahil may sumabog na transformer ata diyan sa banda diyan. So ngayon lang, dito lang sa barangay na to, sa amin lang mismo, yan sa looban, may kuryente mga kalaki, no? So, ngayon, pinahiram ko na lang sila inang at tatang alod ng generator sa pinsan namin dyan sa samok-samok. At sana naman, mahiram sila. Para hindi naman tayo kawawang, ano, magkakatay. Saan kayo punta? Magkakatay. So, sila Banong, Kuya, Aaron, at Romel, nandun sila sa farm. So, nagtatanim na sila. So kasama ko sila kanina dito na gumagawa. Pero ngayon na medyo okay na, medyo konti na lang ano gawain. Nagano'n na sila sa farm mga kalaki. Yun, so good news mga kapangil. Meron na tayong current. We have a current balance. Yeah, meron na tayong kuryente mga kapangil mga kalaki. No? At gising yung ano, parang gising na kanina yung ating ano, celebrant ah. Gising na yan eh. Gising na ikaw, bebe. Hello. 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 3 years old above. Apa yung bing ko po yun? So, meron na tayong generator. Kaso lang, meron na rin kuryente. Pero generator na to, kaya atang supplyan ng isang barangay, mga kalaki, kapangil.
Yan o. San barangay? Parang genset naman na yan. Nasa diesel pot, matipid sa krudo. Tapos meron siyang pinahiram na mga kapangin. Yung pinsan namin dyan sa sentro. Yung siyang pinahiram din na mga extension. Tapos mga spotlight. Uy, krudo to. Ilalagay mo sa motor? Yan. Spotlight natin. Nainaram natin kay Insan Junior. Yan. So maraming maraming salamat. Insan, Uncle Inting, Auntie Tresin, at sa mga pinsan namin dyan. Maraming maraming salamat. So yung ulam natin, mga kalaki. Ay! Bigas. Kanin pala. Ito yung ulam natin ngayong gabi. Muna. Since hindi pa tayo nakapagkatay ng baboy, yan, nagkatay muna tayo ng isda. Sinigang. Sinigang na walang gulay. Ba't hindi ka namin ba? May ginawa ako kanina eh. Tapos ito, lauya. Ay, lauya, hindi. Yun, so kakain na tayo mga kalaki. That's it. Para kain sa tayo gabi ito. Mga kalaki. Kain. Baka makikiyawan, ano? Yun, susunod lang sila Amel at saka ano. Sabi. Yan mo, babantay kay Tina. Makapangin mga kalaki. Pwede kumakain. Tapos sila kuya naman, hindi naman nila pwedeng iniwanan si ate doon. Hindi sila sa bahay. Pero pare-parehas lang yung ulam namin mga kalaki. Kain. Lumutak. Ya, makalap saan. Ya, sabun. Sige, balangin. Masigit lang lamesa natin ngayon, nak. Masigit? Sobrang luwag. Sobrang haba. Sobrang lamesa, tayar daw. Sobrang haba na. Sanduk. Best friends. Sina po? Sumurot na tumat eh. So yun, tapusin lang namin yung pagkain mga kalaki at mamaya magkakatay na tayo. So yun, alas 8 mga mag-aalas 9 na ng gabi mga kalaki. Mamaya magigising tayo ng eksaktong alauna para magkatay ng baboy. Pero yung prinsesa natin mga kalaki hindi pa na gigising. Kasi kahapon walang kuryente. Magdamag na walang kuryente, pinapaypayan ko siya. Siguro hindi siya nakatulog ng maayos. No? So ngayon, bumabawi mga kalaki. So alas 8 na, mag-alas 9 na. Kaninang alas 3 pa natutulog si Tina. Pero gigising-gising siya pag nagugutom. Pag gusto niyo magdede. So, ayan. Binabantayan ni Tito ni Janmar yan. Tita Anmar. Tita Anmar.
Yan. Ang gandang bata talaga na itong prinsesa ko nito. Putihin niyo ng mukha na. Yun. Magkakatay tayo mamaya. Love you. Love you, baby girl. So yan, alauna na, mag-alas dos na ng ano, mga kalaki, mga madaling araw. So andito na yung mga kasama natin, magkakatay ng baboy, si Uncle Jong, tsaka si Sinjipre, si. So, tumihintay lang tayo para sa, ano, para kayanin natin yung baboy, mga kalaki. So, kape-kape muna, kape-kape. Kape-kape! Kape-kape. Parting lagay din yun. Alam ni Bye-bye.